welcome to GKTV, Usapang Pera at Negosyo. And ngayon, may guest tayo. Siya ay isang motivational speaker slash businessman. So, pakinggan natin kung ano yung mga success stories niya, paano siya nag-umpisa, magkano ang kita, and all. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Mike Garcia. Hello everyone! Hi Rosetta! Hi Sir Mike! Yes. Mabuti at pinaunlakan mo kami. Maraming salamat. Mm-hmm. So una sa lahat, maraming salamat sa imbitasyon. I'm happy na makapunta dito sa Global Knowledge. Yeah. Galing. So Sir Mike, unang tanong. Mm-hmm. Diretso na ako sa tanong ko. Sure. History. Okay. Ano yung background mo? Can you tell us more about mm-hmm. yourself, yung past mo? Mm-hmm. Paano ka naging isang motivational speaker? Mm-hmm. Wow, so diretso na agad. Well, first of all, gusto mo nang batiin kayo lahat na magandang buhay. So, thank you for tuning in. And background story. So, I think isa sa mga catch talaga when I share my stories because yung background ko, medyo nagugulat yung karamihan. Kasi from the time na estudyante ako, ako yung tipo ng tao na hindi akalain ng mga naging kaklase ko dati na parang, ito ba may future pa ba to? Kasi I'm sure iba-iba yung mga nakikinig na nanonood ngayon. So isa ako doon sa mga estudyante ng mga pasaway dati. So when I say pasaway, literal? Kung yung mga literal na mga kalokohan, estudyante pa lang hindi na pumapasok, tambay sa labas, imbes na sa eskwela na pasok, 'di ba? Sa labas. Tapos bisyo, so yung mga ganung bagay na as early as students talaga medyo na open na ako sa mga buhay kalye. Kaya may time dati na nung estudyante ako, na-kick out ako, ika nga. So, pero bakit sir? Ibig sabihin, peer pressure ba yan? Nabarkada ka ba? O nagre-rebelde ka ba? I'd say different factors. Mm-hmm. But then, pag binabalikan ko yung dati ko na siguro kasi pagtitingnan mo naman lahat tayo may kanya-kanyang problema eh. Mm-hmm. Walang perfectong pamilya, walang perfectong buhay, but then it's all about how we accept things at saka paano natin i-handle. It so happened na kung paano ko nakikita yung paligid ko dati, hindi ko alam kung paano i-handle mula yung mga issues sa bahay, problema sa pamilya. Mm-hmm. Tapos sa labas, sa mga tao, sa paligid. And umabot ako sa point na naligaw ako ng landas. And ang thinking ko dati, parang gusto ko lang din magrebelde. Kasi marami ako hindi naiintindihan dati. Ang thinking ko dati, yung mga tao sa paligid ko, mali sila. So ang naging way out ko is kung paano ko i-enjoy yung sarili ko, paano ko lilibangin. And napunta ako sa ibang grupo ng tao na yun nga, nung estudyante pa lang ako, natutunan akong mag-bisyo, natutunan akong tumambay. Though I know, yung looking back, marami naman din ako naging lessons. But then, more of yung naging hard lessons sa akin. Kaya until pagka-graduate ko, sabi ko nga, ka-graduate na lang ako. Ilang beses pa napikilan eh. Napalipat-lipat pa ako ng eskwelahan eh. And alam mo yun, yung circle of friends mo, ang dami mo rin pinagdaanan na iba-ibang tao. Kaya, pagtitingnan ko naman siya ngayon, kumbaga yung akala ko dati, puring hindi magaganda, pero kung hindi naman dahil sa hindi magaganda nangyari din, hindi naman ako magiging ganito. Pero, nasusundan nga. Pero Sir Mike, ano yung parang turning point na parang bigla kang nagbago? Kasi syempre, coming from talagang bisyo, mabarkada, nakikick out. Mm-hmm. Kailan ka nag-decide na, teka, babaguhin ko na tong buhay ko? I think nung time na, nung graduating na ako, parang estudyante ako, tapos ang mga tao sa paligid ko, nararamdaman ko na parang ang tingin na nga sa akin, wala na akong future sa buhay. Parang all those time na nagre-rebelde ako, pasaway ako, nararamdaman ko pa rin na kahit yung mga, marami kasing instances sa akin na akala ko, tatapusan ko na. Yung ganun. Pero, biglang, kumakatok pala si Lord kasi sa puso mo na may time na, ito ah, i-share ko din.
nakita ako sa gitna na ng kalsada, nakahiga. So akala nila for a time na parang patay na. And pala sobrang kalasingan, nasa gitna ako ng highway. Oh. And alam mo yun, still, yung mga ganun experience na ayaw ko pa rin naman pabayaan kahit marami ka naging pagkakamali. Mahal ka ng Diyos. Tapos gusto ko niyang ibalik doon sa pangako niya sa'yo. Mm. So, yung time na pagka-graduate ko, pinilit ko na lang din talaga, sabi ko eh. Hindi naman nawawala si Lord na pag yung nagkakamali ka maraming beses, nasa puso mo lang. Tapos until nung pagka-graduate mo, gusto mo lang for a change na baguhin yung tingin ng tao sa'yo. So, I think yun. So, paano yung parents? I mean, yung relatives mo, how did they take it? Yung mga parang, syempre, kung may mas masasaktan sa mga pinagagagawa mo during that time, di ba sila yun? Mm-hmm. So, dumating ba yung point na parang they also gave up on you? Na parang, wala, suko na ako. Suko mm-hmm. na kami. Talagang pasaway tong batang to. I think yung time na sabi ko nga, kung hindi na ako makakagraduate, baka palalayasin ako ng parents ko kasi nga parang medyo nagiging frustrated na rin sila. Pero sabi ko nga, talaga nagtsaga lang din naman din sila. Nagtsaga and yes. Hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-give up. Oh, kasi as a parent, di ba, parang nare-realize ko rin. Kung sa akin mangyari yan, may anak ako na talagang pasaway, still, at the end of the day, di ba, parang you still love them. Yes, parang yes. You hope for the best para mm-hmm. dun sa anak ko. Mm-hmm. But moving forward, ngayon na isang motivational speaker ka, paano nangyari yun? I mean, saan yung transition from pagiging pasaway to graduate to pagiging motivational speaker? I think yun yung para may kasabihan na minsan ko sino yung mga komedyante. Lagi nakakapagpasaya, di ba? But behind, marami pala itong mga malulungkot din na, alam mo yan, ang gusto lang din nila is maging masaya. Na natatakpan na yung mga hindi magaganda sa buhay nila. So likewise, as a motivational speaker, I think, yung constant na lagi akong pinagsasabihan ng magulang ko, lagi akong nagkakamali, nagkakaroon ng problema, in a way, papaano ko siya na-convert na papaano kung yung time na dati, ito yung mga salita na naibigay sa akin. Mm-hmm. Pwede kayang mas napadali ko yung sitwasyon ko or pwede kayang mas na-resolve ko agad yung problema ko. Kasi, like I mentioned, nung time na estudyante ako, maliit pa lang ako, ang daming problema sa mula sa bahay, sa pamilya, hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam kung paano gagawin. So, it took me some time before I understood on how to handle these things. Na, fast forward, ngayon, sabi ko nga, ang dami ko nakikita ng mga tao na very similar din naman yung sitwasyon din nila. Paano kung yung nangyayari sa kanila, yung sitwasyon nila, maipaintindi natin na normal yan, nangyayari yan, mm-hmm. hindi ka nag-iisa, paano mo pagdadaanan yan, paano mo dadalhin yan, at paano mo aaksyonan. Mm-hmm. So yung mga bagay na to, na parang sabi ko, pwedeng na-save sana ako sa maraming struggles, na-save ako sa maraming hardships, mm-hmm. na ngayon, it gives me fulfillment na kung paano yung mga naging problema ko before, na pag na-i-share ko sa tao, nabibigyan sila ng enlightenment, nabibigyan sila ng awareness, and nabibigyan sila ng solution. So I think yung pinaka-fulfilling dito as a motivational speaker, and bakit ko siya pinurso din, is yung simple thank you ng tao sa paligid mo, na kapag nabibigyan mo sila ng sagot, ika nga, doon sa mga maraming tanong sa buhay nila na pinagdataan. So parang ang motivation mo din talaga and inspiration ay yung mga kabataan ngayon. Yes. Na naliligaw din ng landas. Mm-hmm. Na sana kung maririnig nila yung mga pinagdaanan mo, mm-hmm. yung mga struggles mo, eh baka makatulong din mm-hmm. sa kanila para hindi na nila danasin pa yung dinanas mo. Tama well, ba? Surprisingly,
hindi lang pala mga kabataan ang may mga problema, right? So again, we're talking about all ages. Na it's not about the age. Kahit anong edad ka, may iba-iba tayong pinagdadaanan. And minsan, yung akala mo mas bata ka, ibang-iba ang pag-iisip mo doon sa mas nakakatanda. Pero minsan may mga matanda na ang thinking nila is mas bata pa sa iyo. Kung paano sila mag-isip, mas bata pa sa iyo. So again, there's no specific market na kung mga kabataan lang ba yung nakakasunod kung sa mga pinag-uusapan namin at saka yung mga nagiging discussion. So tama ka, no? Kumbaga, hindi lang dahil bata sila. I mean, marami rin sa atin, kahit sa edad natin eh, mm-hmm. Diba? I mean, 40s, 50s, 60s, or even yung mga oldies din, no? Yes, na mga problema rin talaga. And maybe, mm-hmm. one way or another, kapag may motivational speaker na kagaya mo, mm-hmm. diba? Baka kahit pa paano ma-enlighten mm-hmm. sila dun sa mga pinagdadaanan nila. Sir Mike, so now that you are a motivational speaker / businessman, by the way, ano pala yung mga businesses na hinahandle mo ngayon? I do contract projects with telecom companies. And in the background, I also help on managing small business, family business. Mm-hmm. So, yun yung primary ko. But then, on the side, I do have yung charity business naman din. I call it that kasi more of ang goal naman din is sa community kung paano yung livelihood ng isang ng mga partners ko is paano mai papalaki pa. Galing. So parang social entrepreneurship, yes, yan, ano? Yes. And on the side, motivational speaker, social entrepreneur, businessman, you're also helping your family business. Ang dami mo, ha? Ang dami mong pinagkakabalan, Sir Mike. So, dahil dito ay usapang pera at negosyo, gusto ko lang din malaman, Sir Mike. So, sa isang kagaya mo, or sa isang, sabihin na natin motivational speaker, normally, nasa magkano ba ang rates ng mga motivational speaker from beginner level or yung up to talagang seasoned speakers na para may idea lang yung ating audience. If pursue as a speaker, it depends on, first of all, is kung ano yung topic, tapos kung ano yung audience nyo, and kung ano yung duration ng talk mo. Kasi may ibang talks na may klian lang, may ibang talks na talagang, let's say, kung depende sa program pa rin. So, I could remember, we have yung starting pa lang, pag sabihin natin price thing, ballpark na lang din to. You can have it, beginner, 5,000. For about how long po yun? Usually, that's about an hour. Mm-hmm. Then, I know some people na even yung per hour nila, nagre-range yan as much as 300,000, 400,000. Wow! Grabe! So, may ganun kalaki. So, yung range kasi, yung price kasi is subjective discussion. So, pinaka-importante nito kasi is ano ba yung dinadala mo sa table? So, I'd like to keep it that way. What do you know and what can you bring on the table? So, depende na sa magiging usapan lagi. Kasi for different times, I just speak for free. Especially pag yun sa community na ang goal mo naman is not just about money. It's about really imparting yung ideas, yung experience. Especially for people na alam mo talaga less fortunate. Mm. So siguro, depende rin kung sino yung mag-i-invite sa'yo. No? If it is a corporate client, then baka may budget sila for a speaker, you know, for token ng speaker. But at the same time, yun nga, kung magiging full-time po ba yung pagiging motivational speaker, makaka-sustain ba siya ng family? Okay ba siya na income generating? Or dahil seasonal siya, mukhang mahihirapan, so you might as well find another source of income? I'd say as a motivational speaker, if you're planning to pursue it as a career, may stages kasi yan eh. So, I would say to check first kung anong stage ba and
yan yung kagaya ng ibang business, hindi yan yung pag nag-umpisa ka, profitable na agad yan eh. Mm-hmm. Na hit mo agad kung ano yung target mo. So, I'd say na ako, as for me, as a motivational speaker, hindi ito talaga yung primary ko in a way na dito lang ko umaasa. Kasi, like na-mention na I have business, and more of yung pagiging speaker ko, it's about yung passion mo, napapaano mo pa rin continuously na na-impart sa ibang tao. Nakakapagbigay ka ng, alam mo yun, ng knowledge, na experiences na ang impact niya is long-lasting. Kasi, kagaya ng pera, pag nagbigay ka ng pera, may pambili ng Jollibee yan. After a while, wala na. Pero kapag nakapag-share ka ng, alam mo yun, ng idea, ng knowledge, it can last a lifetime. Mm-hmm. So, galing. And, itong pandemic time, sir, anong mga naging challenges mo? Ikaw, personal, no? Kasi syempre, ikaw nabomotivate ka ng ibang tao, but also, how do you motivate yourself? Especially in times of pandemic or in times na parang down na down ka rin. Mm-hmm. How do you do it? Well, importante talaga yung sarili mo, alam mo kung paano mo kukuhanin yung source eh. Source ng energy mo, source ng inspiration mo, source ng motivation mo. Kasi it's really hard to do something for others when, in fact, yung sa sarili mo, hindi mo kaya yung sustain. Diba sabi nga sa Bible, cannot give what you don't have. So likewise, it plays a big part na it started for me na papaano ko na na-realize yung ganitong potential is when I got reconnected to our main source, which is to the Lord. And yun yung naging active ako sa community. And likewise, kaya nga bakit sabi ko, despite kung ano man yung mga pinagkakabalaan na business, it's always a good thing na may ginagawa ka na hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao naman din. And likewise, yung motivation naman din, na ito nag-pandemic din, it starts, I think, with yung awareness pa rin talaga. Yung awareness na yung problemang pinagdadaanan natin ngayon, hindi lang nag-iisa ikaw. Hindi lang sa'yo nangyari yan, sa lahat ng tao yan. And kung ano man yung mga dumadating sa buhay natin ngayon, sabi nga, there's always a purpose. You just have to see beyond. Kasi, isang naging thinking ko na talaga nakatulong sa akin, at this time of pandemic, maraming tao given talaga bumagsak. Nagka-problema, as in talaga yung struggle nila is way beyond yung comprehension natin. And come to think of it, bakit ganun? On the other hand, marami ka rin naman tao mababalitaan, makikita, na nagpo-progress. Gumaganda ang buhay. Sa gitna ng pandemic, bakit ganun? So, kung i-summarize mo siya, may tao na naghihirap, may tao rin naman na gumaganda ang buhay. So, it's a matter of, ano yung ginagawa na itong tao na to? At ano yung ginagawa na itong tao na to? Paano mag-isip to? At paano mag-isip to? Speaking of yung proper mindset, Sir Mike, paano ba yung proper mindset kapag halimbawa dumadating na tayo dun sa talagang down na down tayo o dumadating sa pandemya, zero yung ating financials, wala tayong kita, natanggal sa trabaho, nawala ng kamag-anak. So, paano natin, ngayon kasi namin kailangan eh, yung kagaya mo na motivational speaker, how do you motivate us? Or how do you siguro share yung mga experiences mo or yung mga wisdom na meron ka as a motivational speaker sa mga taong talagang down na down ngayong pandemya? It's a good question you ask. Mm-hmm. Rosella, may cellphone ka, right? Yes! Lahat mo tayo may cellphone. Pag ginagamit natin yung cellphone constant, di ba? Lalo ngayon, ang tao, nasa bahay lang. So, ang gagawin talaga, cellphone. Na naglulubat? Yes. So, pag naglulubat siya, anong ginagawa natin? Sina-charge. Sina-charge. Bakit natin siya sina-charge? Para bumalik yung battery niya. So, likewise, parehas natin. Yung, imagine mo yung daily experiences natin, daily struggles natin, daily problems natin. Nakakalobat, nakaka-stress out talaga, nakaka-burnout for some people. So, like yung cellphone, I could say na, what's the best way to do? First, is to charge. So, ang gagawin mo lang is i-charge mo yung cellphone, charge mo yung sarili mo. So, how do you charge it? Find your source.
ano ba yung source ng happiness mo? Ano ba yung source ng inspiration mo? Sabi nga sa commercial, saan ka? Para saan ka? Bumabangon. Diba? It's a simple question, pero it really makes sense kung para saan nga ba bumabangon ka. And when you finally have that answer na para lang ba sa pangkain ko? Kasi minsan, ito ako, single. I realize isa sa mga challenge ko, pag-iisipin ko sarili ko lang. Pag sarili lang kasi natin isipin natin, minsan madali tayong maging comfortable eh. Kasi may thinking tayo na okay lang yan. Wala ka namang pinapakain. Kung, di ba? Kung wala ka namang ibang iisipin, okay lang yan. Makakaraos rin naman yan eh. Pero when you think beyond yourself na paano kung ikaw ay may anak, may pamilya, may umaasa sa'yo, na meron akong naalala nun na kung satisfied ka na sa sitwasyon mo ngayon, pagdating ng gabi, tignan mo yung natutulog mong anak, tignan mo yung natutulog mong asawa, tapos tignan mo yung mukha nila kung satisfied na ba sila sa buhay nila ngayon. Tignan mo yung magulang mo kung contento na ba sila sa buhay nila ngayon. Kasi kung hindi pa, kung nakikita mo sa mukha nila, I think it's one motivation for you to strive. But then going back na pandemic, lahat na nga tayo talagang bumagsak eh. So, it starts with yung charge mo talaga yung sarili mo. Ano ba yung reason mo? Bakit ka bumabangon? Ano ba yung source of energy mo? For me, I go back to him. Whenever I am overwhelmed with problems, with challenges, I pause, then nag-step back ako. Malaking bagay na itong naging pandemic, sa maraming tao, naging pagkakataon to para itigil yung buhay nila. Kasi talagang lahat tayo, di ba? Imagine mo. So, stop, no? Stop talaga eh. Lockdown ka nga eh. So wala akong pagkakataon para lumabas, wala akong pagkakataon para gawin mo yung ginagawa mo dati sa buhay mo. So we were forced to stop. But then if you will think about it, there's the good side na na-stay ka sa bahay mo, nakita mo kung ano lang ba yung importante pala. Mabubuhay ka naman pala kahit wala yung ganito. Alam mo yun? Ang kailangan mo lang, una sa lahat, pagkagising mo, malakas ka, healthy ka. Doon pa lang, ang lalaki na ng ginhawa mo kumpara sa ibang tao. Kasi ibang tao, hindi naman gigising sa umaga, malakas sila. Yung iba, nasa hospital. Diba? So yung gigising ka pa lang na malakas ka, healthy ka, is something to be thankful already. So doon papasok yung gratitude attitude na napakalaking sikreto kung paano mo talaga lalagpasan yung lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kasi when you learn how to be grateful, everything becomes easier. Kasi kala mo, ang laki ng problema mo, pero yung isa nga, agaw buhay na eh. Oh, okay. Right? Ang problema mo, yung tumigil yung trabaho mo. Pero yung isa, ang problema niya, titigil na yung hininga niya. Nasa ventilator na. Nasa ventilator na. So, ang problema natin, wala tayong pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Pero yung isa, nasulugan. Ang problema, yung mismong bahay na wala. So, yung mga ganitong senaryo na hindi natin naisip na mangyari yung mga ganitong bagay. Pero, alam mo yun, sa mga maliliit na bagay, laging meron tayo may magpapasalamat. Galing. Kailangan ay meron tayong maliliit na bagay ma-appreciate natin. Be thankful. So with that, thank you very much, Sir Mike. Nakakatuwa. Ang dami naming natutunan. Yung mga, alam mo yun, experiences na pwede nga pala, no, from talagang dati eh, pasaway na ngayon ay motivational speaker. Ang galing. So, thank you. Sana po sa uulitin ulit, paunlakan mo kami. Yes, my pleasure. And thank you sa GKTV. It's good to be here. Thank you. So everyone, thank you and see you again next time.